Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. Sana po i-like at mag-subscribe na rin po kayo para sa ganun ay patuloy po akong makapag-share ng mga video clips tungkol po sa mga alaga nating tarantula or spiderlings. So, tulad po nung nakaraan kong video, bago lang po ako sa ganitong hobby. Kaya po, inainam ko na rin mag-post or mag-share ng video para kung meron kayong i-share, meron kayong gustong i-share, ay may matutunan din ako mula sa inyo. So una po, yung aking green bottle blue, laglagan natin ng lats. You know, kaya gusto ko tong sling ko na to eh. Talagang pag kumain, pag umatake eh. Wala eh oh, walang kawala. Hinihila pa. Nakita nyo naman oh, talagang saglit lang nakapalag yung lats natin. Kanina gumagalaw-galaw pa yung paa, ngayon wala na oh, steady na oh. Grabe talaga itong mga green bottle blue na to. Actually, dapat i-share ko rin yung isa ko pang green bottle blue kaso bagong mold. So, tingin ko hindi pa kakain yun. Mga 5 araw pa siguro, kung tama ba. 5 araw pa bago siya ulit kumain. So, ayan, no? Galing. Okay, sunod. Punta tayo sa aking m.balfouri. So, ito yung aking monocentropus m.balfouri. Ang aking mahihiyang sling. Sana eh lumabas siya at kumain ngayon. Kung hindi, malamang sa malamang pre-molt din to eh. Pero try pa rin natin. Okay. Ayaw talaga lumabas pa. Ano bang magandang gawin dito? So, wala talaga. Ayaw talaga. Tap natin ng konti kaya. Nasaan na ba yung brush ko? Wala talaga. Ayaw. Ayaw patinag. Wala. So, hindi kumain yung ating m.balfouri. Hindi pa tayo dito sa ating p.patch. Ayan o. Oh. Yung papalopus. Moses, pumpkin patch. Tama ba ang pagkakasabi ko ron? O tama ba yung pangalan? Yun o, inakap ka agad. Mukhang ayaw. Ito nga pala yung lats kanina. Medyo malaki. Power feeding tayo. Okay. Saan ka pupunta? Diyan ka lang sa baba. Lapit natin. O, pumasok sa kanyang baro. Ayun na, kainin mo na. Ayan. Kainin mo na yung hapunan. Yun nga palang aking lagyan ng tubig, eh, lagyan po ng gamot yan. Wala po akong makitang maliit na pwedeng paglagyan ng kanyang tubig, kaya yan na lang muna. Habang maliit pa siya.
Parang half inch lang to eh. Ayan, nilalapitan na. Oh, akalain mo nagulat pa siya ron. Ayun. Mahina-mahina na yung lats natin. Ayan, no? Oh, yan. Mas magandang kuha. Asensya na po kanina. Anak, tumuwad pa talaga, oh. Pinasok niya na talaga sa barrow niya yung lats. Ang ganda ng design sa likod ng mga p-patch. Subukan kong igilid para makita nyo. Wala tayo ng tiyempo, baka magulat. Yan. Oops, tumapon pa yung tubig. Tumapon na nga. Malabo ang ating kuha. Naaninag pa rin naman. Ito nga pala yung video na kinuha ko after kanina. Sumasayaw-sayaw pa yung ating p-patch. Mukhang ang ating p-patch mukhang tuwan-tuwa dun sa pinakain natin. Hindi ko alam kung sumasayaw ba to o gumagawa ng bahay. Gumagawa ng web. Oh, masaya naman siya. Okay, so ito po yung aking d.pentaloris o yung Guatemalan Tiger Rump. Kita ho ba? Ayan siya sa gilid. Oop, medyo nagulat. Usad lang natin ulit. Nakikita mo ba? Patay na kasi yung pinapakain ko dito. Baka pumalag yung lats. Ayan, mas malapit na kuha. Nakita niyo yung ating d.pentaloris kaso yung lats. Hindi na maaninag. Ayun, ayun sa may unahan. Unahan niya lang. Ayun. Show. Kita nyo ba? Ang liit nila eh. Maliliit pa tong, masyadong maliit tong mga sling ng pentaloris. Okay, so ito pa yung isa kong d.pentaloris. Subukan natin pakainin. Tingnan natin kung lalabas sa baro. Buhay-buhay pa yung lats natin ah. Natin kung mararamdaman niya.
So, lilipat ko siya dito. Subukan kong itap ko para makita nung ating sling. Ayan yung sling natin sa gilid. Kita nyo ba? Dinededma lang. Ayun o. Ayan. Galit na galit o. Unawas-iwas pa. Yun. Wala na. Talagang hindi na pinakawalan. Deads na yung ating lats. Ay, buhay pa. Mga palag-palag pa. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo yung video, supportahan nyo po ang aking channel. I-like nyo po at mag-subscribe na rin po kayo. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Okay.